Last week nga po mga amigo sa bakbakang Oscar Valdez versus Robson Conceicao. Ito ay nauwi sa controversial unanimous decision at mas lalong naging controversial pa ito dahil sa 1-point deduction without warning ng referee. Matapos biruin tapik-tapiki ni Conceicao ang batok ni Valdez, pero nang si Conceicao ang hagupitin sa batok ni Valdez, abay binigyan ng referee ng warning si Valdez, not once but twice. Kaya naman tingin ng karamihan ay isang luto ang laban na ito. Pero kung luto yung laban na yan mga amigos, abay walang panama yung luto na yan sa laban na aking ipapakita ngayon. 6-rounder para sa isang junior featherweight showdown. Rayjon Picasso chance may kartadang 5 wins, no losses with 5 knockouts. Kontra Elon De Jesus, may kartadang 3 wins, no losses with 2 knockouts. Tinalo na ni Rayjon chance sa amateur, itong si Elon De Jesus. Pero wika nga ni De Jesus, ibang usapan na sa pro. So heto nga po ang nangyari mga amigos. Sa first 2 rounds ng laban, kumpiyansa si Chance na kayang-kaya niyang ulitin ang panalo sa amateur. Konting showboat ala Floyd Mayweather. Pero sa round 3 ng laban, sinubukang maipagsabayan ni Chance kay De Jesus. At dito nga po'y nasugatan siya sa noo ni De Jesus nang abutin ng matinding kanan. Sa round 4, nag-umpisa ang mga controversial call ng referee. Matapos mapayuko ni De Jesus si Chance na dapat ay tinawagan ng isang knockdown dahil sumayad ang mga gloves sa lona. Pero sa halip ay binawasan ng 1 point ng referee si De Jesus dahil tinamaan sa likod ng ulo si Chance. Pero laking gulat nga po ng mga commentators dahil wala man lang warning, binawasan agad-agad ng referee si De Jesus. At dahil sa pangyayaring ito mga amigos, kitang-kita po na dinilaan pa ni Rayjon Chance itong si De Jesus dahil parang sinasabi niyang nagulangan niya sa pagkakataong ito si Elon De Jesus. Tuloy ang laban. Round 5, hilong talilong ang referee dahil hindi niya alam kung anong tawag ang dapat itawag sa laban. Lalo na nang may tila inirereklamo si Rayjon Chance na parang gusto nang ipatigil ang laban. Pero sabi ni ref, tuloy niyo yan. Kaya naman nagpatuloy ang dalawa. Pero dito nga po sa round 5 ayon sa body language ng dalawang boksingero, kitang-kita na mas kayang kumalabaw ni De Jesus kesa kay Chance. Dahil sa kanilang sabayan nga po mga amigos, kapansin-pansin na parang sampal na lang ng babae ang suntok nitong si Chance, habang ang mga suntok naman ni De Jesus ay parang siga sa isang silid-aralan na nanggugulpin ng kanyang kaklase. Kalaunan, isang matinding uppercut ang tumama kay Rayjon Chance, dahilan upang bumagsak ito sa laban. Pero dapat dito palang mga amigos, tapos na yung laban. Dahil matapos nga pong bumagsak ni Rayjon Chance, sinasabi niya sa referee na hindi na siya makakita. So dapat from that point, itinigil na dapat ng referee ang laban. Pero sa halip, binigyan ng timeout si Rayjon Chance ng referee dahilan upang makapagpahinga ito ng matagal dahil ipinakausap pa at pinakonsulta sa ring position. So tuloy ang laban mga amigos, pero pagtungtong nga po ng round 6 ay wala nang ginawa itong si Rayjon Chance kundi yumapos na yumapos kay Elon De Jesus. At kapansin-pansin na panay na rin ang tingin sa orasan ni Rayjon Chance, talagang gusto na lang makatapos sa laban. Kaya naman nang humantong sa kamay ng hurado ang laban, ang score ay 57-55. Isang kups na hurado ang pumabor kay Rayjon Chance at dalawang hurado ang nag-score ng 56-56 upang ideklara ang laban na majority draw. Maging ang mga commentators na sina Sean Porter nga po ay hindi nagustuhan ang naging hatol, kaya't kanilang sinasabi na isang luto ang laban na to.